Hi guys, welcome po sa Hugusip na ito nga po pala Sir JV at welcome po sa ating channel. So ang ating video for today guys is paano mag screen recording ng ating PowerPoint at any application in 3 single step. So ang focus natin guys dito ay po paano mag record ng application, web browsing at guys yung any other application na pwede natin gamitin sa pagtuturo. No, usually kasi guys, pag tayo nagamit kasi ng ating PowerPoint, may record natin ating boses, syempre, ang ating sarili, together with the video, matagal mag-render. Napakatagal guys. What if you're going to use your phone as your webcam at gagamitin guys natin ang ating screen recording para cellphone natin, saka natin siya edit ng hiwalay. So, mas mabilis po itong paraan sa pag-record at paggawa ng video lesson. Now, tingin natin guys yung gagawin natin. So, especially guys, kapag ang ating i-record nga ay PowerPoint or mga application na ginagamitan ng internet, applicable po to. So, kung pansin nyo guys, medyo nagproblema ang aking mata ngayon kasi medyo napuwing ako at ito nga nangyari. So, wag nyo na pong disregard nyo lang, matignan na aking mata. So, first thing we need to do guys is to open up our application. To triangle congruent which is a PowerPoint. So, bubuksan po natin siya. After natin siya guys buksan, syempre ang gagawin natin ay kailangan natin sa presenter's view. Sa presenter's view guys, i-click natin guys yung Windows Alt R. Windows Alt R nang sabay-sabay. At kung napasin nyo, lalabas po yung icon na yan, na recording siya. Now, dito sa part na to guys, pwede mong pahabain ang discussion mo, pwede mong paikliin, ikaw po ang bahala. Usually guys, ang mga video naman na pwede natin isa sa lesson natin, hindi naman, pwede naman hindi kakita. Yun. Pwede kong mag-record automatic na pinapasal mo yung topic tulad ng ginagawa ko ngayon, hindi kakita. Now, if you really want nakita ka, pwede kang mag-record through your cellphone, tapos saka mo siya i-attach doon sa inyong recorded sa video. Mas madali kasi guys, makapag-record ng sabay, record yung cellphone, pati yung sa recording ng iyong screen ng sabay, saan mo siya ilalapat. And you could use KineMaster or Filmora, which is our next video kung paano gawin to ng sabay. Now, kung nakikita nyo, yun, pinaflash ko yung aking PowerPoint. At maganda dito guys, thoroughly nadidiscuss ko isa-isa siya. At habang dinidiscuss ko siya, pinaflash ko yung sarili ko sa cellphone ko at ire-render ko siya, pagkasamahin ko siya using our software, syempre, na pag-i-edit. At yun yung magpapadali guys ng inyong video lesson. At ito guys, ang ginagawa ko for almost 1 year nung simula itong Hugusip na yan ko. So dito ang maganda dito guys, hawak ko yung bawat slide kung kailan sila tatagal at kailan sila hindi. Ang mahirap kasi guys ang Microsoft Office, especially PowerPoint, di ba meron siyang screen recording na diniscuss ko nga on our previous video. Matagal ko siya siyang i-render, napakatagal at minsan naghahang pa. Itong concept na to guys ay mas madali at mas maayos ang approach. So guys, after mong tapusin siya, click mo lang yung stop. At kailangan natin siyang tingnan. So you're going to look for that item. Click niyo guys yung this PC o yung ano mang pangalan ng PC niyo. Tapos hanapin mo guys yung video. So under ng ano, meron kang makitang capture. So pipiliin ko dito guys yung syempre yung last kasi siya naman yung huli ko talagang na-record. So yun, makikita niyo guys. Pag pinalayin natin siya, ito yung kalalabasan niya. Ibig sabihin, nirecord ko na yung whole item natin while we are trying to discuss it. So, yan yung nakikita ninyo. So, mas smooth at mas malinaw ang kalalabasan nitong MP4 kaysa dun sa ginawa natin sa PowerPoint. So, mamaya papakita ko sa guys, ano yung resolution noong video na nakuhaan natin gamit ito. At ano ga yung possible na render niya kapag siya ginawa mong video. So, render nito guys ay more probably 720 HD o 1080 HD kasi po sakop niya yung buong screen. Unlike guys yung ginagamit natin sa PowerPoint, sakop niya nga yung screen kaso very pixelated. Minsan hindi siya ganun kalinaw. Okay? So, yung kita nyo, syempre, pinaplay ko yan. So, tingnan natin guys yung property niya. Ang property niya ay under siya ng 30 frame
per seconds. So, right-click ko siya, tapos kinilik ko yung properties. So, kung nakita nyo dyan, guys, ang property po niya ay 26 point something per frame per second. Tapos, malaking resolution niya. Sabihin, sakop niya yung buong screen. At yun yung maganda doon. Sabihin, pag nirender nyo siya sa video, sa YouTube, or sa any social media account, like such Facebook, or kung sa TikTok, galagay nyo siya, guys. Napakalino po niya. At pwede talaga siyang gawing instructional video. Now, hindi lang, guys, siya limited for PowerPoint. Pwede rin siyang gamitin kapag magre-record ka ng web browsing natin. Now, sabi na dito sa latter part natin, hindi siya pwede gamitin, guys, sa pag-record ng Windows ninyo. Ito niyo yung buong screen na yan, hindi pwede nga record yan. Pati guys, yung file transfer, hindi po pinare-record yan. Pwede lang itong gamitin kapag kayo nagre-record ng mga game or application. So, ito guys yung kailangan tandaan. You're going to use Windows Alt G para po sa ating gaming box. Which is ito yung mga function niya. So first niya, Windows Alt tapos para sa capture. So Windows Alt G para naman guys sa recording ng 30 seconds video. Windows Alt Alt R para naman sa pagre-record ng mga video. At Windows Alt M para naman sa may mic. Ibig sabihin, you could record your video na may mic. Pwede guys yung video mismo ng laptop mo na re-receive niya. And also, pwedeng walang sounds. Tulang ginawa ko, walang sounds to. Pero pwede kang mag-option-option, guys. Just click the right option for your videos. So, yun po yung applicable niya. Pwede mo record yung sound ng mismo laptop. Pwedeng sound mo lang or pwedeng mic. Ikaw po yung bahala. Ikaw ang pipili nyo, syempre. Okay? At that's what good with this item. So, mas madali siyang i-maneuver at saka mas maayos. So, this is also limited for Windows 10 user. So, alam naman natin guys, maraming laptop ngayon ng Windows 10. And I know most of you are using it, kaya po maganda po to. No need for you to install any other application aside from this one, which is built-in sa Windows 10. Now, let's try naman guys na mag-record gamit ang ating web. So, we're going to record our web. So, dito, check ko yung TikTok ko. So guys, don't forget to follow my TikTok. This is Biyaheng Real Life PH or Biyaheng Live TV. So yun po yung aking TikTok. Kayo na po ang bahala. And also my other channel, Biyaheng Real Life TV. So pansin nyo guys, i-record ko to in few seconds lang po. So after yun, record ko siya using Windows Alt G, which is only 30 seconds. So after yun, kinat ko na agad siya ng mabilis. At piniplay ko ngayon siya, which is yun nga yung recording natin. Okay? So guys, ibig sabihin, hindi siya limited for PowerPoint and also sa mga Windows. Pwede ko gumamit guys ang IDR application. Kung kayo naglalaro ng ML sa inyong laptop, Axie, or better, pwede mo siyang i-record basis pa sa style na gagawin mo. At guys, yung ating video lesson for today. At sana po naiintindihan ninyo kung paano mag-record ng ating screen gamit po ang shortcut method na to using Windows 10. So, God bless po. Sana po may natunan kayo and mabuhay po kayong lahat. Ingat po kayo, guys. See you again, guys, sa ating next video. Don't forget to like, follow, and subscribe sa ating channel. Ingat po!